Meron lang po tayo mga announcement. Ito po yung mga regular announcement po natin and schedules ng week natin, every week. Sa mga kalalakihan po ay may Bible reading po ang mga kalalakihan ng every Monday and Thursday ng 9 na po, 9 PM to 10 PM po. Sa mga kababaihan, bumalik na po ulit yung Bible reading nila ng every Friday lang ata. Every Friday ng 9 PM. And ganoon din po yung midweek fellowship natin ng CRO. Exclusive lang po para sa atin. 7 PM onwards every Wednesday. And ito po yung plano na schedule ng malakihan. So, magiging Saturday na po yung fellowship, yung men fellowship natin. So, magi-giveaway po para sa Friday evening class ng sa GMA. So, ganun din po yung mga kababaihan ay meron din po silang women's fellowship ng every Saturday din po. 5 PM naman po yung sa kanila. Tapos, and yung naman po yung malapit na po matapos yung LBCF natin with ARBC. So, every Saturday po yon. I think, next week, Brother Earth, no? Yung, wala tayo sa next week. Itong week, wala. Or next, meron na. So, yun, magre-resume siya po sa ngayong week yung, LBCF natin. I think, two chapters na lang yung, natitirang topic. 4 PM po siya, hanggang 6 PM. And then po, yung Lord's Day natin is 9 AM to afternoon. And po. So, bago po tayo umawit, gusto ko lang po i-share itong Psalm 66 verse 1 to 7. Sabayin niyo po ako, buksan po natin ang ating mga Biblia. Psalm 66 verse 1 to 7. Ito po ang salita ng Diyos. Verse 1, shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of His name. Give to Him glorious praise. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies come clinging to you. All the earth worship you and sing praises to you. They sing praises to your name. Verse 5, come and see what God has done. He is awesome His deeds. Towards the children of man, He turned the sea into dry land. They passed through the river on foot. There did we rejoice in Him who rules by might forever, whose eyes keep watch on the nations. Let not rebellious exalt themselves. Nung binabasa ko po itong nung Psalm 66, ito yung nilalaman ng Psalm 66 verse 1 to 7. Actually, buo siya na Psalm 66 buong chapter is all about yung pagbigay ng praises sa kay God, pagbigay ng Pero ang ganda ng sinabi dito sa verse 1 to 2, sa shout for joy to God, all the earth. Itong sinabi ng core master na to, yung author ng Psalm 66, is yung pagsabi niya dito is lahat ng pagsabing yung shout for joy is para sa mga believers lang. Wala kang maririnig na mga unbeliever or mga yung normal na tao or ordinary people na nagbibigay ng totoong pagpupuri o pagsamba sa Diyos. And makikita natin dito sa verse 1 to 2, yung adoration. Yung pagbibigay ng adoration doon sa Diyos, kung paano tinataas ng manunulat nito ng chapter 66 ng Psalms, ay yung pagbigay niya doon ng papuri at pagsamba o yung pagtaas niya doon sa pangalan ng Diyos. And sa verse 3 to 4, makikita natin dito kung paano niya pinupuri yung Diyos. Paano niya, sinabi niya dito, say to God, how awesome are your deeds. So great is your power
that your enemies come to clinging to you. Pinakita rin dito ng author na kung ano yung pagiging faithful ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kabuuan ng Diyos sa ginagawa niya doon sa katauhan, sa sanlibutan. And lalo na doon sa mga hinirang niya, sa mga tao niya. And dito mababalik sa verse, tuloy po tayo doon sa verse 5 to 7. Makikita naman natin dito yung works ng Diyos kung bakit siya dapat bigyan ng praise, yung worthy ng yung pagsamba doon sa Diyos. Pinakita dito yung pagranas, yung sabi dito, come and see what God has done. He is awesome in His deeds towards the children of man. Pinakita dito ng author na yung mga ginagawa, no? Yung ginawa na kabutihan ng yung faithfulness ng Diyos ng mga tao doon sa nung panahon nila at yung mga sinaunang tao that time, pinakita yung goodness, yung faithfulness ng Diyos sa kanila. Binalikan din dito ng author na yung kabutihan doon sa mga Israelites na yung paanong niligtas ng Diyos yung mga taong to, yung mga Israelites, doon sa kamay ng mga Egyptian o sa mga kamay ng mga kaaway nila. Pinakita dito at pinaranas niya yung power niya doon sa Israel para mahita rin ng ibang tao sa paligid niya yung makapangyarihan na Diyos. And makikita natin doon sa verse 5, no, na sabi dito, come and see, yung words na to na come and see, pinapaalala sa atin. Sa atin ito, ngayon sa atin, yung mensahe ng author nito para sa atin ay tignan natin mabuti, balikan natin kung paano tayo niligtas ng Diyos. Balikan natin yung ginawang mabuti, yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Dalas kasi nakalimutan natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Isa sa mga sakit ng tao ay makalimutin. Nakakalimutan natin yung mga ginawa ng Diyos sa atin. Lalo na kung nandun tayo sa state na pinagpapala tayo o puno tayo ng biyaya. Kaya sinabi dito ng author na balikan natin lagi yung mga bagay kung paano tayo niligtas ng Diyos. Para mabigyan natin, no? Mabigyan natin yung papuri at pagsamba na tunay doon sa Diyos natin. So ayan lang po, tumayo po tayo at awitin po natin ang unang hymn natin. Buksan po natin ang hymn natin sa page 14. Kantahin po natin ang Reformation song. Kunaitan niyo na po. Sabay-sabay po tayong umawit. Reformation song verse 1. Your word alone is solid ground. The mighty rock on which we build, in every line the truth is found, and every ridge we glory fill. To faith alone we come to you. We have no
Panginoon na mapangyarihin sa lahat na gumawa ng langit at lupa, nagbigay sa amin ng grasya at pag-ibig, Panginoon. Salamat sa gawa ni Kristo sa aming buhay, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas namin ang aming gawain sa oras na ito. Nasamahan niyo kami, Panginoon, at bigyan niyo kami, Panginoon, ng mapabang loob, Panginoon, na pagtanggap namin, Panginoon, ng mensahe, Panginoon. Gamitin niyo, Panginoon, si Pastor Angel sa pag-deliver, Panginoon, ng message na ito, Panginoon, na ganun din, Panginoon, at may matutunan kami at ganun din, Panginoon, ay ma-apply namin sa aming buhay, Panginoon. Samahan niyo kami sa gawain ito, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay maitaas, Panginoon, Panginoon, ang pangalan niyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung public reading po natin ay sa James 3. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Sabay po nating basahin. James 3, babasahin ko po siya sa ESV. James 3, chapter 3, verse 1, ito po ang salita ng Diyos. Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness, for we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is perfect man, able also to bridle his whole body. If we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Look at the sheep. Also, though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder. Wherever the will of the pilot directs, so also the tongue is a small member, yet boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire, and the tongue is a fire. A word of righteousness, the tongue is a set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. For every kind of beast and birds, of reptile and sea creatures, can be tamed and has been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of a deadly poison. With it we bless our Lord and Father, and with it curse people who are made in the likeness of God. Verse 10, from the same mouth
common blessing curse and cursing, my brothers, these things ought not to be so. Thus a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water. Can a fig tree, my brothers, bear olives, or a grapevine produce figs? Neither can a salt found yet fresh water. Verse 13, who is the wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in a meekness of wisdom. But if you have the bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. This is not the wisdom that comes down from above, but is early, unspiritual, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. But the wisdom from above is first pure, then the peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere, and harvest of righteousness is sown in a peace of by those who make peace. Salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Short summary lang po sa James 3, ang pinahita dito kung gaano mahapangyarihan yung dila o yung salita. Maraming theologians na ginagamit yung hinahambing, no, pinaparallel yung dila o yung salita sa bomba o sa tripwires, no? Bakit? Dahil yung sinabi dito sa verse kung bakit sinabi o hinahambing ng mga theologians o ng mga ibang pastor na yung dila ay parang isang bomba na namakasira or makasira o yun, makasira, makadamage ng relationship or ng anumang relasyon dito sa mundo ay dahil sabi din dito sa verse ayan, verse 10, from the same mouth come blessing and cursing. Sabi dito ni James, ni Santiago, na yung salita o yung dila natin, yung bibig natin, ay naglalabas ng blessing at cursing. Kaya kinahambing ng ibang mga pastor na o ibang mga theologians na yung dila natin ay katulad ng isang bomba na pwedeng manira o pwedeng magbigay ng blessing doon sa taong sasabihan natin o makakarinig. Noong time na sinusulat ito ni James, itong James 3, ay apparently ay meron silang isang situation kundi na nag-aaway sila o nagbibigay sila ng mga controversy doon sa mga tao sa paligid nila or doon sa loob ng church. Maraming mga members o maraming mga believers that time na yung ginagamit nila yung dila nila o yung bibig nila sa paninira o pagbibigay ng slander doon sa mga tao o sa mga believers, sa mga kapatiran nila. Kaya yung time na to na nagkakaroon ng mga gantong kontrobersya o gantong pangyayari, in-address ni James itong James 3, in-address niya yung issue na sinabi niya sa mga tao, sa mga believers that time na gamitin natin sa maayos sa paraan yung ating mga bibig o ating mga dila. Dahil may mga senaryo sila na pagkatapos lang ng church, no, nagbibigay sila ng papuri, pagsamba sa Diyos, pagkatapos ng church, pagkatapos ng Lord's Day, sinisiraan nila yung mga kapatiran nila. Kaya yung time na to, sinabi ni James, in-address niya na magkaroon ng repentance, magkaroon tayo ng
pagtalikod doon sa kasalanan natin, ginagawa natin. At ibigay natin yung puso. Totoo lang naman kasi kaya tayo nakapagsabi ng mga maling bagay o yung mga masamang bagay sa mga kapatiran natin dahil yung puso natin ay puno ng galit o puno ng basura. Kaya ina-address ni James na to na ilagay natin yung puso natin sa Diyos. Na sabi niya dito, hinambing niya na hindi kayang itame o hindi kayang pigilan ng tao yung mga nilalabas sa bibig niya. Kundi yung Diyos lang lamang ang makakapigpigil dito. Kaya importante sa isa atin bilang isang mga believers na lagi tayong ituon natin yung isipan, yung pag-iisip, yung puso natin, yung isip natin sa Diyos. Lagi tayong bumabad doon sa salita ng Diyos. Dahil nandito nga tayo sa state pa rin ng carnal, nandito pa rin tayo sa state ng makasalanan. Kaya dapat lagi tayong bumabad doon sa salita ng Diyos. Para yung mga sinasabi natin o yung mga sasabihin natin sa mga kapatiran natin ay yung blessing lang ang mailabas, hindi ang pagsumpa. Ilan po? Tayo po ay tumayo ulit at awitin po natin ang pangalawang hymnal natin. Sa page 10, sign po na, kantayin po natin ng A Christian's Daily Prayer. Page 10 po. Sige po, kantayin po natin to kung naita niya na po. A Christian Daily Prayer. Verse 1. As morning goes and day awakes, to you I bring my need. O gracious God, my source of strength, in you I need and breathe. In sharpest yours, my wisdom land, it's given tayong makaupo at dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Gusto ko lang pong paalala na itong pagbibigay natin o pagbibigay natin ng pledge
Pwede po natin i-contactin si Sister Ann or si Brother Chester sa ating mga pledge. So, yung may mga schedule po ngayon na magbibigay po na ating mga pledge, pwede natin po silang kontakin. So, bago po tayo magbigay, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito na makapagbigay kami, makapag-support kami sa church, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na wasakin at sirain, Panginoon. Patayin, Panginoon, yung kadamutan, yung pagiging makasarili, Panginoon, sa amin, Panginoon, upang, Panginoon, mabigay namin ng may kagalahan, Panginoon, ang offering na ito, Panginoon, ang itong mga pledges na ito, Panginoon. Salamat dahil binigyan nyo kami, Panginoon, ng mga resources. Salamat, binigyan nyo kami, Panginoon, ng negosyo, binigyan nyo kami ng trabaho. At sa paraang ito, Panginoon, ay mapagbigay kami, no? Mahabalik namin, Panginoon, ang mga blessing na ito, Panginoon, sa pagsuporta sa church namin, Panginoon. Sa oras ito, Panginoon, pagpalain nyo ang mga magbibigay at ganun din, Panginoon, mga nahihirap ang magbigay, Panginoon. Kayo po ang kumausap sa kanila, Panginoon. Salamat po. Nandito po ang sabdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo magbigay. At tatawagin ko na po si Pastor Angel para sa pastoral prayer. Happy Lord's Day, mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon na He has sustained us for the past few days. No, siya ay naging tapat kahit tayo may mga pagkukulang sa kanya, kundi siya ay nanatiling tapat sa kanyang mga anak. At ngayon po, rako tayo sa ating pastoral na panalangin. Tataas po natin sa Panginoon ang mga pamilya sa iglesyang ito. Ang mga anak natin, kagabi, napakaganda ng mentoring ng mga kababaihan at kalalakihan. Napakaganda lalo sa mga kalalakihan kasi na-challenge ang mga kalalakihan na magdesisyon hango sa mga salita ni Joshua that as for me in my house we will serve the Lord. At yun ang ating ang ating motto or ang ating heart cry sa iglesyang ito na tayo bilang mga kalalakihan at bilang mga head ng family ay paglingkuran natin ang Panginoon. Amen. 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 At kasama dyan, hindi lang yung mga kalalakihan, kundi yung mga asawa natin at mga anak hanggang sa sunod na henerasyon, hanggang mga kaapu-apuhan na, tayo ay maglilingkod sa Panginoon sapagkat walang neutral ground. So either you serve the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of the Bible, or you serve other gods na whether ancient false gods or modern false gods o mga idols ay wala. Kailangan nating mamili at napakaganda malaman na ang mga kalalakihan po ng CRO ay tumatayo sa katotohanan at sa sinasabi ng salita ng Diyos at nag-decide tayo na maglingkod sa Kanya sa araw-araw.
Pangatlo po, ipapanalangin natin yung ating niluluto na seminar, ang family worship seminar. Napakaganda po nun sapagkat alam natin yung needs ng church. The last seminar we had was the Divisive Truth Seminar at yun ang dahilan kung bakit magkakasama tayo ngayon. Ginamit ng Panginoon yun. Ang panalangin natin sa resulta ng seminar na ating gagawin ay maisama naman natin yung whether our whole family or yung extended families natin na makasama natin, kilala ng Panginoon, baligtas din sila at gamitin tayo sa pamagitan ng family worship. I-lead natin ang ating mga family sa pagsamba sa Panginoon sa ating mga tahanan. Sa panghuli po, ipananalangin po natin ang ating bansa, ang ating mga leaders at ating mga local and national leaders para magkaroon patuloy ng righteous government sa ating bansa at patuloy nating magawa ang kalooban ng Diyos sa pamagitan po ng pagpapasakop sa batas, no, sa pagsunod sa batas, maging mabuting ehemplo po tayo. Amen? So tayo po lahat ay umuko. Aming Ama, kami po'y tumutulog sa iyo na meron kaming kababaang loob, Panginoon, na nalalaman namin na apart from you, we can do nothing. Wala kami magagawa kung kami ay hindi nakakabit sa iyo, kung kami ay hindi nakakabit sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, ito yung pagkakataon, Lord, na tinakda ninyo upang kaming mga mananampalataya, inyong mga anak, Lord, ay makalapit sa inyo upang masabi namin ang mga hinaing namin, ang mga panalangin namin, lalong-lalo na sa unang panalangin namin, Lord, sa aming mga pamilya. Ang simbahan pong ito ay napakabata. Ang demographics namin, Lord, ay napakabata ng mga nanay, ng mga tatay, at mga bata, Panginoon, mga anak namin. At nagsisimula kami ng unang henerasyon ng CRO. Nagsisimula kami, Panginoon, magtanim upang sa mga susunod na henerasyon ay meron silang masisilungan. At nais din namin na yung mga susunod din na henerasyon ay sila rin ay magtanim upang may silungan pa ang mga susunod na henerasyon sa amin. Ang dalangin po namin, Lord, sa mga pamilya sa church na ito, sa pangungunan ng mga kalalakihan ay kasihan niyo po kami bilang magpakalalaki, tumayo sa responsibilidad na mag-provide, mag-protekta at mag-lead sa mga asawa at anak namin, Lord, sa kabanalan, sa pagsamba sa iyo, sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Maging yung mga kapatiran namin na nagbabalak na mag-asawa, nagbabalak na magbuo ng pamilya, Lord, na nalaman namin na ito ay isang makadiyos na hangarin. Ito po ay isang pagpapala na maging parte kami ng sarili naming pamilya na binubuo upang makapaglingkod sa iyo, upang maitaas ang iyong pangalan. Kaya dalangin po namin yung guidance mo sa mga kalalakihan na magpursue ng marriage at sa mga kababaihan din po na magde-decide, Lord, na kung sino ang kalooban mo, Panginoon, ay na mapangasawa nila, Lord. Dalangin namin na ngayon pa lamang, Lord, makita na nila yung hinaharap. Na ngayon pa lang, matuto na silang mag-submit. Ngayon pa lang, matuto na silang mag-sinob. Ngayon pa lang, matuto na silang maging mabuting ehemplo. Ngayon pa lang, Panginoon, magpasakop na sila sa isa't isa, sa kapatiran, sa inyo, Panginoon, at sa pastor, sa mga governing authorities, Lord, upang sa habang hindi pa nakakabuo ng pamilya, Panginoon, dalangin namin na may natututunan na, O Diyos, upang hindi upang maging pagpapala rin kami sa isa't isa. At dalangin din po namin na sa aming kongregasyon na nakitaan din, Panginoon, ng naising maibahagi, Panginoon, ng Ebanghelyo, hindi lamang sa aming sa amin ng Panginoon na maitago namin ito, ngunit maipakalat namin ito sa aming mahal sa buhay. At tinataas din po namin ang paparating na seminar, ang aming nilulutong seminar, Lord, regarding family worship. Napaka-essential nito, Panginoon, sa paglango naming espiritual. Napaka-importante nito kung bakit kami lumalago sa pananampalataya at patuloy na nasa sanctify, Panginoon. Kaya dalangin po namin bilang mga kalalakihan, Lord, magkaroon kami ng excitement, magkaroon kami ng passion, Lord, to lead the family. Kahit hindi pa namin naatinan yung seminar, hindi pa ito nagaganap, Panginoon. Ngayon pa lang, giyagising yung mga puso't isipan namin, Lord, na tayuan namin itong bagay na ito, na gawin namin yung pagpapagal, pag-aaral, pagtuturo sa aming mga asawa at anak, Panginoon,
upang sila ay kumilala din sa iyo at mangaligtas. At salamat din, O Diyos, sa bansang ito na kinalalagyan namin, na patuloy malayang, na malaya namin na yahayag ang iyong salita, na hindi kami napapersecute, walang bodily harm or threat sa amin. Kaya, Lord, dalangin namin na ito po ay patuloy na mapakinabangan namin bilang isang mga mananampalataya sa pag-express ng aming faith, sa pag-share ng gospel at sa iba't ibang paraan pa ng pagkakatawag niyo sa amin bilang isang iglesia. Kaya itinataas din po namin ang aming bansa sa pangunan ng aming presidente hanggang sa pinakamababang leader ng aming komunidad. Dalangin namin, Lord, ang iba yung katalinuhan, ang kalakasan, ang magandang pangangatawan ang igawad niyo po sa mga leaders namin at lalong-lalo na, Panginoon, bigyan niyo sila ng banal na pagkatakot sa iyo na makita nila na hindi sila ang mga hari, hindi sila ang mga Diyos, ngunit merong sumasaklaw sa kanila na hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, na kung hindi sila gagawa ng mabuti, merong paghuhusga, merong pagpaparusa, Panginoon. Kaya dalangin po namin na magkaroon sila ng takot sa iyo upang kampanan nila ng buong tapang, buong lakas, buong kasipagan ng mga trabaho nila sa gobyerno upang ma-preserve ang peace and order at patuloy na ma-propagate din ang gospel mo sa kalayaang ito na meron kami. Salamat, O Diyos, dahil ginagamit mo mga circumstances sa buhay namin ngayon, lalong-lalo na sa konteksto kung saan bansa kami naroroon upang mas maipakita namin yung pag-ibig namin sa iyo sa pamagitan ng iglesyang kinabibilangan namin, sa pamagitan ng kapatiran, ang fellowship, Lord, at sa pag-aalaga sa isa't isa. Dalangin namin, Lord, na ito po ay ma-maximize namin yung use na meron kaming government at may kalayaan kami na maghayag na yung salita. Huwag namin aksahinawa ang oras, kundi ito ay samantalahin namin, Panginoon, na may hayag ang salita at patuloy kang mabuhay ng may kabanalan. Salamat, O Diyos, sa biyaya mo sa amin, sa natitira pang oras ng Lord's Day celebration na ito, ang iba yung katalinuhan, kalakasan, at ang pagtsatsaga, ang patuloy niyong igawad sa inyong mga anak sa patuloy nilang pakikinig ng inyong salita. At maging ako, Panginoon, itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus at patuloy niyo po akong gabayan at patnubayan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po ay nasa ika-anim na po tayo na chapter, and this is also the sixth part of our series on the study of Ephesians. At ito po ay nais kong ipaalam sa inyo na part 2 lang po ito. Part 1 pa lang po ito ng chapter 6. Kung paano ang part 5 ay may A and B, ang part 16 po ay mayroong mga sub parts. Kaya nais ko po na isa-isahin natin ito at pasusin natin siyang aralin. Napakagandang malaman na sa iglesyang ito, pinahalagahan natin ang pamilya. Pinahalagahan natin ang ating mga asawa at mga anak, ang ating mga relasyon sa kanila, at higit sa lahat, ang relasyon natin sa Panginoon. Sapagkat sinasalamin ng ating relasyon sa kapwa natin kung ano ang relasyon na meron tayo sa Diyos. Sinasalamin ang relasyon natin sa ating mga misis, kung paano natin sila tratuhin, ang relasyon natin sa ating mga anak, kung paano natin sila turuan at palakihin, kung anong klaseng pagpipitagan ang iginagawad natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, sa oras na ito, ay titignan natin kung ano pong sinasabi sa salita ng Diyos sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. The title of this message series of sub-series ng message na ito ay The Unchained Power of the Gospel. The Unchained Power of the Gospel. Ang hindi natatanikalaang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Makita natin, napakaikli ng text natin ngayon. Pababasa po natin ito in Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. So inayayaan ko po lahat na basahin po natin ito. At tignan po natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos na matututunan natin ngayong hapong ito. Sabi po dito, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, for this is the first commandment with a promise, that it may go well with you, and that you may live long in the land.
Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Let me read verse 4 again. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. May nais po akong basahin isang tula. Ito po ay naisulat ng isa siyang black African American na youngster. Teenager po siya nung naisulat niya to. At nais ko pong pakinggan natin mabuti. Babasahin ko po siya sa English. Sabi po dito, "You made me, you left me, you never even cared. I was your second child, and you still weren't prepared. On the lonely nights, I was sad. I found myself asking, where is my dad? You weren't there to wipe my tears. You were gone throughout the years. When I was lonely, you weren't there. It must be because you don't care. I could never forgive what you have done. After all these years, you have officially lost a son. Without a father, I was lost and confused. If being a parent were a contest, you surely would lose. Call me or write me, you never done. How could you have done this to your own son? You made me, you left me, you never even cared. Your reason I used to be scared. You never called just to say hi, not even to say goodbye. Years and years passed with little words. The words, I love you, son, were never heard." Ito po'y sinulat ni Kevin Ryan Murray. Nakakalungkot na marinig ito sa isang kabataan na sinulat kung papaano siya iniwanan ng kanyang ama. Kung papaano ang kanyang ama ay hindi man lang siya sinabihan na mahal kita. Hindi man lang siya pinaramdam ng seguridad. Hindi man lang siya nakaramdam ng haplos o disiplina. Hindi man lang siya nakarinig ng mga encouragement mula sa kanyang ama. No wonder ang nangyayari sa mundo ngayon ay napakalungkot. Sabi po, sa Pilipinas, ang statistics ngayon ng juvenile delinquency ay, sabi sa statistics ng PNP from 2012 to 2015, about 60% of juvenile crimes fall under crimes against property. This include theft, robbery, malicious mischief, and estafa. And this has been done by children under the age of 18. This is 2015, bago maupo si Digong. Hindi natin alam kung mas lumala pa to o mas better na ngayon. But the fact remains na mga kabataan ay kumikilos ng masama dahil sa kakulangan ng mabuting ama o mabuting magulang for that matter. Another statistics that I want to read with the question, how many teenagers have HIV or AIDS in the Philippines? As of June 2017, 23% of new HIV reported cases in the Philippines were of youth. Mga kabataan, you'll be shocked with the age. Ages 15 to 24. Sino may kakilala nitong 15-year-old? May kapatid ba kayong 15 years old? Meron ba kayong kakilala na 15 years old? O meron ba sa inyo dito 15 years old na? O baka meron naman ditong 24 years old. Sinong 24-year-old dito? Merong 24-year-old. Sister Anne, 24-year-old. Imagine, sabi dito, according to the Department of Health, overall, the number of new HIV infections in the Philippines has exceeded the 1,000 mark.
the DOH found. This is the highest it has been since 1984. I was born in the year 1984. And since 1984, it's been 32% in 2017 yung mga bago na mga cases amongst 15-year-old and 24-year-old. This is sad. Na itong mga taong ito, they won't, I think, hindi na sila tatanda beyond yung normal years because of the virus. Meron ba kayong kilala na may sakit na HIV or AIDS na bata pa? Tanong ko, buhay pa ba sila? O naghihingalo? Are they surviving? Or are they getting better? Bakit ko binabanggit ito? Naghanap ako ng statistics regarding the percentage of broken families sa Philippines. Hindi ko makita yung pinaka-statistics. Pero may nakita ko statistics na sa panahon ngayon, yung divorce approval sa Philippines ay napakataas. At karamihan ng mga nagfo-fall sa ganong klaseng decision or sa ganong klaseng pangyayari ay nagsisimula sa mga kababaihan. Mataas yung percentage na sa Filipino woman ang nagde-decide na hiwalayan ang kanilang mga asawa. And staggering yung percentage kung paano titigdan natin kung gaano kalaki yung difference sa mga nagde-divorce o dapat ng divorce sa Philippines, yung mga nanais mahiwalay o nagkikipaghiwalay sa kanilang mga asawa. In those who have legal marriage, yung mga kasal na, sa graph, kung may 100%, 10% lamang sa mga kasal na babae ang nag-iisip makipaghiwalay sa kanilang asawa. 10% lang. Pero sa mga nasa cohabitation or living in, yung wala silang union na legal or in marriage, ang taas. 80%. 80 to 90%. Yung mga babae ito ang pinag-usapan natin, ha? Kababaihan. And among the years, since 1958 to 1969, yung mga kinasal nung panahon na yon, sa panahon na kinasal ng panahon yun, hanggang sa panahon ngayon, ay pataas ang pataas yung mga nag-iisip na makipaghiwalay sa kanilang mga asawa or partners. Ang pinakamataas na percentage pagdating po sa mga gustong makipaghiwalay based sa religion, kung sa 100%, yung Catholic or yung Christian persuasion ay nasa mahigit 15 to 20%. And sa Islam, nasa mahigit almost 30% ang gustong mahiwalay sa kanilang mga asawa. Sa ibang religion, around lesser, nasa mga 30% din. These are numbers na nakita natin statistics. Ngayon, nasa Pilipinas itong mga percentage na to. And we can look in the exhibit of the most free, the most advanced, as they claim, and the most successful civilization in the world. The US of A, United States of America. What is the percentage of broken families in America? 36.6% of all marriages in the United States ends in divorce. Ulitin ko ha, 36.6%. Almost 40% ng mga kinakasal ng mag-asawa sa states ay nag-end up na divorce. Yung kasal pa lang yun. Hindi pa nang sinama yung mga nag-live-in lang o yung nagko-cohabitate na merong mga anak. Roughly, 1 in 2 children will see their parents' marriage break up. 1 in 2 children
will see their parents' marriage break up. So kapag merong kang classmate, tanungin mo, kamusta yung family mo? Usually, broken family. 21% of children are being raised without their fathers in America. 21%. That's very high. And most cases, kapag ka walang tatay, pag tinanong mo yung statistics, bakit sila juvenile delinquent, bakit sila gumagawa ng krimen, at bakit sila nagfo-fall into sexual promiscuity at a very young age, and most of those who are contracted with AIDS and HIV in their younger years are in the homosexual persuasion. Bakit? Kailangan ko ba sabihin kung bakit? Because we live in a society of fatherless families. Walang mga ama sa mga tahanan. Walang tagapagturo, tagapanguna sa mga pamilya. Gusto ko magkaroon ng survey sa CRO. Sino dito yung may buong pamilya sa oras na ito? Or, palitaw yung tanong, sino dito yung masasabi niyang hindi broken yung family niya, itaas ang kamay? Hindi broken yung family. 1, 2, 3. Ay, magkapatid pala. Ulit, taas kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilan tayo dito? Mas marami. Sa 10. So sa church natin mismo, ang ating mga pinanggalingang mga pamilya ay kasama sa statistics na walang mga ama, walang mga nanay, o sa madaling salita, walang buong pamilya. And that's a very big problem. Sapagkat kung hindi sa biyaya lamang ng Diyos, tayo ay walang kapag-apag-asang mamuhay ng maayos sa panahon ngayon. Napakalaking impact ng magulang sa ating paglaki, sa ating pamumuhay. Kaya nga, bago tayo umabot sa chapter 6 ng ating series, binasa muna, pinag-aralan muna natin kahapon last week, sa chapter 5, that husband and wives should submit to each other. That the husband should love his wife as Christ loves the church. And mind you, pag sinabing wife, it means it's under the covenant of marriage. It's under the authority of Christ. Nagpapasakop sa otoridad ni Kristo. Kaya ine-expect sa atin mga mananampalataya, kapag kinilim mo na Christian ka o mabuti ka o mananampalataya ka, ine-expect na ang mga anak mo ay mababait yan. Kasi lagi nagsisimba yan. Mataas ang expectation sa atin ng mundo because they know we have a greater source of morality, a better source of leadership. And it must be reminded sa atin, kailangan ma-remind sa atin kung ano ang ating katatayuan bilang mga mananampalataya in view of our families. It starts with the husband and wife, and today we'll talk about our children. Sa mga single sa church na ito, sa mga single sa congregation na ito, nais kong makita mo na apektado ka nito. Hindi lang ito para sa may mga asawa. In fact, para sa ating lahat ito. Dahil ang text natin ay patungkol unang-una sa mga anak. Children. Hindi man tayo lahat maging magulang, pero lahat tayo ay naging anak. Ni isa dito walang sasabing putok siya sa buho. No, lahat tayo may pinanggalingan. Lahat tayo ay may magulang.
hindi man natin nakilala o nakilala natin, na naging mabuting magulang man sila o hindi, the fact remains that we are all children. So here's the commandment. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito yung commandment, isa sa mga commandment ng Panginoon na siya mismo ang nagka-qualify that this is good, this is right. Tamang gawin ito. So yung verse 1 to 3 na binabasa natin ay para to sa mga anak. Sa madaling salita, para sa ating lahat. Dahil lahat tayo anak. Pero specifically, para sa mga pinapalaki rin nating mga anak. Ang sabi dito, so verse 1 to 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. And what's the promise? That it may go well with you and that you may live long in the land. This has been the commandment of God to His people when they went out of Egypt and came to the promised land. Doon nandun na sila sa lupang pangako. Ito yung kautusan ng Panginoon. Mga kapatid, mga anak, sumunod kayo. Magpasakop kayo sa inyong mga magulang. Sundin nyo ang kanilang mga utos. Pagkat ito ang tamang gawin. And as the scripture explains, this is not just a blind obedience. Hindi ito bulag na pagsunod or mindless cooperation with our parents. Rather, this submission, this cooperation, kagaya ng preaching last week, is submission and obedience grounded in love. Sa pag-ibig. Ito ay nakapaloob sa pag-ibig. Ang mga kabataan sa kanilang pagsunod sa kanilang mga magulang ay sinasabi ng salita ng Diyos, for this is right. So whenever we disobey our parents, alam na natin that we are not in the right. Tayo ay wala sa tama. Mali na agad yun. At wala siguro magsasabi dito na siya ay 100% nakasunod sa kanyang mga magulang. Wala magsasabi na sinunod niya ang kanyang mga magulang. But 10 out of 10, whenever we disobey our parents, sa mga mabubuti nilang utos, sa mga mabubuti nilang payo, sa mga mabubuti nilang pinagagawa sa atin, tayo ay napapahamak kung hindi tayo sumusunod. Do you remember the story of Jose Rizal? Nakinakausap siya ng kanyang nanay at nakita niya yung gamugamo. Ang sabi ng nanay na gamugamo, huwag kang lalapit sa lampara dahil ikaw ay madadarang, masusunog ka. Ngunit napakaganda ng ilaw, nakaka-attract. So kahit anong sabi ng magulang, hindi pa rin nakinig, siya pa rin lumapit sa apoy, at di pa man siya nakakadikit sa apoy, nasunog na ang kanyang pakpak at siya'y napahamak. Ganun po nangyayari sa ating pag-disobey. Laging may kapahamakan. And the reason sinabi po dito that it may go well with you, maging maganda ang mangyari sa'yo, maging maayos ang mangyari sa'yo, at humaba ang buhay mo sa lupaing ipinangako ko sa'yo, yun ang pangako sa mga Israelita, kasi outside the obedience to our parents, walang pagpapala, ngunit may kapahamakan. Responsable po ang mga magulang to teach their children kung ano ang dapat nilang gawin. And the verse here that says, children, obey your parents in the Lord, for this is right, only means one thing. Merong instruction. So this afternoon, nais kong maintindihan natin that if we want to make sure na maganda ang kinabukasan ng ating next generation, maganda ang kinabukasan ng ating mga anak o magiging mga anak, ngayon pa lang matuto ka ng magturo. So first off, you must learn to teach. But for you to learn to teach, you must learn how to follow. Matuto kang magturo, pero para matuto kang magturo, matuto ka munang sumunod. Dahil lahat tayo, sabi ko nga, ay magulang. Ay mga anak. At eventually, maging magulang tayo kung yun ang kalooban ng Diyos.
At nais kong makita natin dito, mga kapatid, sinasabi, no, we cannot teach what we don't have. Hindi natin pwedeng ituro yung wala tayo. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, mga kalalakihan, especially fathers, dito sa iglesia ito, sa outreach na ito, you cannot say that you don't have anything. Wala tayong karapatan sabihin na, what can I teach? Wala akong maituro. Because God has bestowed us the gospel message. Sabi ni Pastor Erdy, tayo ay ginawang katiwala. Good stewards. Hindi pala, hindi ko, parang ano, no? Matik na good stewards. Naging stewards tayo ng Panginoon, and we must be good stewards of what God has entrusted to us. And that's the gospel message. Yung ebanghelyo na natutunan natin at nagligtas sa atin ay kailangan din nating ibahagi sa ating mga anak. Kailangan nilang matutunan pagkat yun lamang ang makapagliligtas ng kanilang mga kaluluwa. Yun lamang ang makapagligtas sa kanilang kapalaluan. I always think of this. Na kapag lumaki ang aking anak, ano kaya yung pinakamagandang gawin o pinakamagandang karatna ng aking anak? Etong isang araw, sabi ko kay Amor, pag naging doktor yung anak natin, tapos naging surgeon siya. Ang pangalan niya ay Surgeon Spurgeon 7. Kanto ba? Tinatawag ko siyang Surgeon Spurgeon. Pero sabi ko, anak, magpastor ka na lang. I have this mindset that this, it's always better for my son to follow my footsteps in preaching the word of God. Hindi ibig sabihin magpapastor siya dito sa pulpito, pero kung kalooban ng Diyos na magpastor din siya, tayuan din niya ang posisyon na ito at magturo ng salita ng Diyos, wala akong ibang kaligayahan kundi yun lamang. Na makita ko yung susundan ng aking anak na ginagawa din yung aking ginagawa. The question is, proud ka ba sabihin ngayong oras na ito? Pwede mo bang sabihin sa anak mo, anak, gawin mo yung ginagawa ko. Can we proudly say, my son, follow what I'm doing. Gawin mo yung ginagawa ko. So for us to understand this, in Ephesians chapter 6, verse 1 to 4, na children obey your parents, kailangan bilang mga magulang ay makita natin ano ba yung tinuturo natin. Ano ba yung pinagagawa natin? Ano ba yung mga bagay na gusto nating ipagawa sa kanila na dapat sundan natin? Na dapat sundan nila. It must be clear that everything that we will teach is based on the non-negotiable mandates of God for men to obey. Ano yung non-negotiable mandates? Whatever the scripture says na gawin mo ay non-negotiable. So dito na papasok, mga kapatid. The best way to teach our children obedience is by obeying what God says. Ulitin ko po. The best way to teach our children obedience is obeying, is through obeying what God says. Mahirap nating sabihin, pagalitan ng ating mga anak, disiplinahin sila kung anong dapat gawin kung hindi natin ito ginagawa. And it is a struggle. Kanina, kinakausap ko ng misis ko. Sabi niya sa akin, sabi niya, humiga kasi ako kanina, masakit likod ko, sabi niya. Alam mo ba't masakit likod mo? Kasi andaya mo ng kinakain kanin. Ay, hindi ba yan? Hindi ba yung pag-aasal mo? Sa madaling salita, nire-remind niya ako na, hey, ano, she's being honest to me na, ano, napapabaya mo yung kalusugan mo. At lagi niya sinasabi sa akin, kami ng anak mo, isipin mo rin. And I don't want face my son one day at makita niya sa akin at pagagalitan ko siya, huy, huwag kang kumain ng sweets. Masama sa katawan niya, ganito ako kalaki. Maging health conscious ka. Pero ako hindi. Napakalaking sampal sa akin yun. So yung instruction na sinasabi dito ng Biblia,
for us to obey our parents, ngayon pa lamang nagtatanim na tayo, mga kapatid. Meron na tayong inuumpisahan. And this is a work in progress sa atin. Hindi bukas alam mo na yung gagawin mo. Natututo ka sa salita ng Diyos. Natututo ka kung ano ang dapat gawin mo. In verse 2, ang sabi po dito, honor your father and mother, for this is the first commandment with a promise. Makita natin sa Ephesians, ang reference ni Paul ay yung Torah, the Old Testament writings. Makita natin na sinasabi niya doon na ito yung utos ng Panginoon na mayroong pangako. I think twice sinabi sa akin ng nanay ko na, anak, mag-ingat ka sa pagtrato mo sa amin. 3 beses, hindi ko makalimutan yun. Dahil yung pagtrato mo sa amin ay pwede magdala sa'yo ng pagpapala o sumpa. Eh, sa mga charismatic, parang, uy, curse and blessing. Iba yung dealing natin dyan. Sa mga reformed naman, masyado na tayong allergic sa mga curses and blessing. Parang masyado na kasi mystical yung dating sa atin dati. Pero gusto kong makita natin yung katotohanan. That this commandment to honor our fathers, our parents, ay sinabi ng Diyos dahil may practical application siya. Honoring our parents is not just obeying our parents. The only reason why you're alive today is by the grace of God. Alam mo kung bakit? Sino dito yung pasaway nung bata siya? Sino dito yung lumalaban sa magulang? Sino dito yung minura niya na magulang niya? Ako lang ba, amin? Grabe, no? Biyaya ng Diyos. Bakit? In the Old Testament, kapag ginawa mo yun, sabi doon, patayin. Papatayin yung anak. Isipin mo, pag nag-disobey ka, sinumpa mo yung magulang mo. Hindi mo siya in-honor, ang katumbas kamatayan. I can't imagine 7, as cute as he is, tapos nagalit siya sa akin, Dada, curse you. Tapos papatayin, kailangan siyang patayin. Can you imagine your child being killed because of his disobedience? Pero yun ang utos ng Panginoon in the Old Testament. Bakit? Kaya sabi ng mga atheist, grabe talaga yung Bible nyo, yung Diyos na sinasamba nyo, ay napakasama, napaka-immoral niya. Isipin mo, nagalit na yung anak, minura lang yung tatay o nanay niya, ay papatayin na. The reason why they react like that, because they don't understand the holiness of God. It's not just about that sin. It's about making sure na itong disobedience na ito ay hindi kumalat. Hindi na ito manatili. At salamat sa Diyos sa biyaya niya. In the New Testament, pansinin natin, hindi na doon binanggit ni Paul yung part na yun na kailangang patayin yung mga anak na nag-dishonor sa kanilang mga magulang. Bakit? May biyaya ang Diyos. He made it to a point na makita natin kung ano yung severe punishment. Pero sa totoo lang, nagbago ba yung punishment? If you're disobedient to your father and mother, kung i-curse mo sila, hindi. You are in danger of eternal damnation. Hindi na lang physical death, kundi you're in danger of going to hell. Kasi kautusan ng Panginoon yun. Utos niya na sumunod tayo sa ating mga magulang. Kaya nga sabi ko sa inyo, grace ng Panginoon na buhay pa tayo ngayon. Sa katigas ng ulo natin. Salamat may biyaya siya na hindi niya na nire-require na patayin ang mga anak. Pero sasabihin ko sa inyo, mas malaki ang epekto nito. Yung mga statistics na binasa ko, these are the consequences of disobedient children. Ito yung mga consequences. And you know why they are disobedient? Because their parents are not submissive to God and to each other. Wala silang pagpapasakop sa Diyos at sa isa't isa. Yun yung naunang sinabi ni Pablo, Ephesians chapter 5.
Husbands, love your wives as Christ loves the church. At anong purpose nung pagmamahal na yon? To sanctify the wife, pabanalin siya. And wives should submit to their husbands. And they must respect their husbands. Napakasimple pagtitigdan natin, no? Parang dali. Pero hindi. Napakahirap din nun. Kung gagawin lang natin sa sarili nating lakas. Kung gagawin lang natin sa sarili nating intellect. But we need God. We need His Word. We need to be obedient children first to our Father in heaven so that we can teach our children how to obey. Sabi po dito, that it may go well with you and that you may live long in the land. Laging maging maganda ang pabumuhay at humaba ang iyong buhay. Ngayon, ang obedience natin sa ating mga magulang ay sinasalamin ang ating obedience kay Christ, sa ating Ama rin, sa Father God. At ito ay hindi natin may tuturo sa ating mga magulang kung tayo mismo ay hindi natututo nito. Children who grow into disobedience and disrespect sa kanilang mga magulang ay mas malaki ang tsansa, if not lagi, na maging mahirap ang buhay. Maging hard yung buhay nila. I remember, nung ako'y nagpa-Bible study sa Oroqueta in Manila, meron akong kausap. Buong family niya. Hindi siya produkto ng broken family. Pero matigas lang talaga ang ulo niya. Ayon siyang makinig sa magulang niya. So, nangyari, siya'y sumali sa isang gang. Pangalan ng gang ay Batang Malabon. Yan, mga taga Malabon Street. Batang Malabon. Gangsta to, mga kapatid. At nung kausap ko siya, sa mga nakakalam ng story, kwento ko lang ulit, umiyak siya. Sabi niya sa akin, Pastor, nakapatay na po ako. Sabi niya gano'n. Nakapatay na ako. Yung gang nila ay pinamumunuan ng mga adult, mga matatanda. At siya, nung time na yon, kung di ako nagkakamali, nasa 14 or basta bata pa siya, mas hindi pa siya teen, ay hindi pa siya 18 year old. Kaya ang trip nila, ang kanilang modus ay mga hold up ng mga taxi. So kapag nang hold up silang taxi, dalawa sila, pare sila, siya yung bata para hindi kahinahinala, siya yung kasama, bata eh. Pero pagdating sa taxi, pag nagdeklara na ng hold up, siya yung nanunutok. At ang gamit niya noon ay pen gun. Alam niyo yung sa mga nakakaalam ng mga armas, pen gun. Ang bala ng barrel ay M16. Malaki 'yon. Malaking kalibre. At deadly. So ang sabi niya, tinutok ko po sa liig nung driver. At sabi nung nung kasama ko, nung OG niya, OG no. Putok mo. Barilin mo. Pag di daw binaril, siya papatay. Ano? So binaril niya. Habang kinikwento niya sa akin yun, umiiyak siya. Sabi niya, natakot po kasi ako, wala akong choice. Alam niyo, ang instinct ko kagad, sabi ko, ito ba ay nakarating na ba ito sa mga otoridad? Siyempre, krimen yun eh. Diba? At bilang pastor, kailangan ma-address yun. Hanggang sa kinikwento niya sa akin yun, nakikita ko hanggang ngayon na I can imagine his eyes. His eyes were very dull. Alam mo yung hindi na innocent yung paningin niya. Hindi na, wala na yung sparkle ng kabataan. And from that time, nung ginawa niya yung krimen na yun, kumbaga, masasabi ko na, nasira na buhay niya. Criminal na siya. He's literally a murderer. I was able to share to him the gospel. I was able to tell him kung ano yung pagpapatawad ng Diyos. Pero at the same time, sabi ko sa kanya, umuwi ka. At ang payo ko sa kanya noon ay magtapos ka ng pag-aaral at ayusin mo yung, alam mo na, yung kinabukasan. The very reason bakit ganun yung nangyari sa kanya, kasi nag-rebelde siya sa magulang. Lumayas siya dahil gusto niya maging gangster. Yun talaga ang gusto niyang gawin kasi yung mga barkada niya yung ginagawa. Eh, naging gangster nga siya. The last time I checked on him, nakita ko, may kasama siya sa picture, tatay niya. Kumakain sila sa mang inasal.
So he went back to his family and apparently he finished his studies and is ano na ngayon, grown up na. May sarili na siyang buhay. Hindi lahat ng may ganong experience ay ganyan ang ending. Marami ngayon patay na. They lived the fast life and they lived a life na unforgiving. But I believe in my heart na kung hindi lamang sa biyaya ng Panginoon, kung hindi talaga siya iniligtas ng Panginoon at makilala siya sa Panginoon, sa Bibliyang kaparaanan, he will carry that scar in his heart. It's just a matter of time. It's a ticking time bomb. Na kung hindi ma-address yung issue na yon, malaki ang epekto nun sa kanyang magiging anak. Naipapasa po kung ano yung mga na-experience natin ngayon. Kaya dito sa ating pinag-aaralan ngayon, nais ko na makita natin that this obedience should stop now. Sa atin pa lang. Yung ating pagsuway sa Panginoon, eh dapat dito na. Sa atin. Tapusin na natin dito. Huwag na natin itong ipasa pa sa ating mga anak upang magawa nila ang pagsunod. Sila'y matuto ng pagsunod. Matuto sila na mag-honor sa kanilang mga magulang upang gumanda ang kanilang buhay at hindi sila mapahamak. Verse 2, sabi po doon that it may go well with you. Maging maayos. At itong terminology na ito ay nakaangkla sa pangakong lupa ng Panginoon, sa lupang pangako ng Diyos. And whenever pinag-uusapan ng obedience and disobedience in the lives of the Israelites, laging may threat ang Panginoon sa kanila na I will pluck you out. Tatanggalin ko kayo dyan pag hindi kayo nag-obey sa akin. Tatanggalin ko kayo dyan. Mawawala kayo dyan. Ano bang meron sa land, sa promised land? Yun lang naman yung tinawag na the land flowing with milk and honey. May provision ng Panginoon. May providensya ang Panginoon sa lugar na iyon. In our time, yung instruction ng Panginoon sa ating mga anak o sa ating mga anak din, tayo bilang mga anak, na mamuhay, na may pagsunod sa ating mga magulang, ang pangako ng Panginoon ay, kung titignan natin, it will continue. Hindi matitigil yung providensya sa atin ng Panginoon. Hindi masisira yung buhay natin. Pag titignan natin yung mga nangyari sa paligid natin ngayon, it only proves na totoo ang sinabi ng Diyos. Whenever you hear a crime happening or napanood mo sa television or sa social media na may nangyaring krimen, ako, naging ugali ko na naisipin lagi na kamusta kaya magulang nila? Ano kaya iniisip nun? Ano kaya ang nararamdaman nila ngayon? Because napakahirap at napakasaklap na makita mo yung anak ay napapahamak. And this commandment to the children to obey their parents, to honor their father and mother, eh kailangan nating i-take seriously. Simula sa atin. Can you imagine your children disobeying you at napapahamak sila? Parang ayaw nating mangyari yun. Ayaw nga nating padaupuan ng lamok eh. Ayaw nga nating magutom eh. Ayaw nga natin silang masira ang buhay eh. But the reality here is, hindi pa rin tayo tumitigil, hindi pa rin tumitigil ang responsibility natin bilang mga anak ng mga magulang natin that we must still be obedient to our parents. Kahit may mga apo ka na, kung buhay pa rin yung magulang mo, kailangan obedient ka pa rin. Sinusunod mo pa rin yung mga utos nila. Hindi na huwag sabihin, narinig mo pa rin na inuutusan ka. Pero yung mga tinuro sa ating mga values, yung mga tinuro sa ating mga prinsipyo, yung mga biblical principles na naka-ingrain na sa salita ng Diyos na nakita natin, pag pinattern natin, wala naman pala sinasabing masama ang magulang natin sa atin. Maganda naman pala yung hangarin nila. Gawin natin. Sundin pa rin natin. Because the obedience should not end in us.
And this is a rebuke to me personally. Kasi nung nag-asawa ako, I have this thinking na, ano na ako eh, malaya na ako sa magulang ko eh. I am my own man. Pero nung inaaral ko to, nakita ko, children, mga anak. Hindi ito sinabi na children below 18 years old. No, all of us. Meaning yung sinasabi dito ng salita ng Diyos na obedience, it is a continuing obedience sa mga prinsipyo na natutunan natin. Because we have this thinking na it doesn't apply to me anymore kasi matanda na ako. Hindi na sa akin yan. Sa mga anak ko pwede. Kaya nga maraming mga magulang, pagka sila ay namuhay, galit na galit sila sa ginagawa ng anak nilang mali, pero sila, hindi nila pinapamuhay yung tama. Bilang mananampalataya, dapat nagtutuloy-tuloy tayo sa paggawa ng tama. Obey your parents in the Lord. Kung sinabi ng nanay mo na huwag kang mag-drugs nung bata ka, hanggang ngayon, that commandment or that instruction still stands today. Hanggang ngayon, sinasabi pa rin sa'yo, huwag kang mag-drugs, huwag kang mag-bisyo. Masisira ang buhay mo, masisira ang katawan mo. O sinabi sa'yo ng magulang mo, nakapagising mo ng umaga, ayusin mo muna yung kama mo, magligpit ka ng higaan, hanggang ngayon, the same instruction stands. Hindi nagbago. Ginagawa pa rin dapat. Very practical na makita natin na obedience doesn't stop. Because as long as we are children, the instructions remain. Nananatiling instruction. At ganun din sa salita ng Diyos. Kung ano yung mga naitutunan na natin, hindi natin to passively ipapasa lang sa ating mga anak. But they must see with their very eyes na ginagawa natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. That we are consistent. We are obeying the instruction of our Father in Heaven. Hindi lang tayo passive na, anak, mag-devotion ka dyan. Hindi. We must lead our family worship. As young as they are, makita nila, si Seven, wala pang animo, bata pa yan, pero gusto ko pag namulat yung mga mata niya, nagkaroon na siya ng senses sa paligid niya, nakikita niya na ang magulang niya ay nag-aaral ng salita ng Diyos, sasamba sa Panginoon sa konteksto ng pamilya at hindi lang sa kongregasyon. Bakit? Kasi yun ang tinuro sa akin ng magulang ko eh. Yun ang nakita ko sa kanila and that instruction never changed. Hindi nagbago. And up to this moment, mamayang gabi, bago sila matulog, pinapanalangin nila ako. Ang asawa ko at ang anak ko. Hindi nagbago yun, mga kapatid. Sino ba nagturo sa kanila nun? Ang background ng parents ko ay hindi maganda. My dad was a former homosexual before he got saved. Siya ay makeup artist ng mga artista. Mga Vilma Santos, mga Charito Solis, mga sikat ng 80s. Nung panahon na yon, sikat siya. At wala siyang idea kung paano palaki ng pamilya. Paano ituro ang salita ng Diyos. But when he got saved, hindi siya umbalis dun sa katotohanan na kailangan maituro niya sa amin ang salita ng Diyos. And if there's one thing I love and honor about my dad is his love for the Lord. Hindi siya perpekto, bumabagsak siya, nagkakasala siya, pero nakita ko yung pagmamahal niya sa Diyos. Nakita ko na kahit ganun siya limitado at may mga pagkukulang siya bilang ama, nakita ko yung desperation niya na kumapit sa Diyos. At ngayon na may anak ako, mas naiintindihan ko ang aking tatay. Mas naiintindihan ko, ang hirap pala maging ama. Ang hirap, apat kami ah. Nung homosexual pa siya, ang panganay nila ay kambal. Imagine, kambal yung panganay nila, pares lalaki. Nung dumating yung ate ko, sinundang ko, no? Tatatlo, ang hirap magpalaki nun. Nung dumating na ako, nagsimula na yung paghihirap namin. Bakit? Yun yung time, 1986. 84 ako pinanganak, 86 na save sila, naging Christian sila. So doon na siya tumalikod sa kanyang homosexuality. Tanalikuran yung mga barkada niya, mga kaibigan niya, yung relationships niya na mali. At doon na, nagsimula na, ubusan na ng mga projects,
At ang kagandahan naman nun ay sustain kami ng Panginoon. Pero nakita ko dun yung pagiging tapat niya sa kanyang pagiging ama sa amin. Never for a time na nakita ko ang tatay ko na hindi naging lalaki. Na hindi niya tinayuan ang pagiging ama sa amin. May mga pagkukulang siya at masasabi ko nga na ang mga pagkukulang niya sa amin ay napakasakit. Pero hindi ko nakita na tumigil ang pagiging ama niya sa amin. I saw it in my dad. And the only reason why may model ako sa kanya, kasi nanatili siya sa Panginoon. Hindi man perpekto yung lakad niya bilang isang mananampalataya, nakita ko na lumalakad siya. Lumalaban siya na sumunod sa Panginoon. At wala akong dahilan bilang anak niya na mag-disobey sa utos niya o sa utos ng Panginoon. He showed me the way. He showed me the best example. And now I have a son, I have a wife. May reference ako. Alam ko kung anong gagawin ko at hindi ko gagawin. The wise man learn from other people's mistakes. Hindi niya nauulitin yun, natututo na siya. Alam ko na yung dapat at hindi dapat gawin. Kaya nga mas malaki yung responsibilidad ko eh. Dahil alam ko na. I am the second generation of the believers in our family. Meron akong matinding obligasyon na sa susunod na henerasyon ay 7, yung magiging anak niya at magiging apo ko, ay madala pa rin nila yung obedience na tinatawag because I will not stop obeying the word of God. Anak pa rin ako. Anak ako ng tatay ko at anak ako ng Diyos ko na naglalang sa akin at hindi tumitigil ang pagsunod. At ang pangako niya, magiging maayos ang buhay mo. Hindi ito patungo sa kayamanan o kung yung pagiging successful sa buhay man lang, sa material na bagay. Pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, mangyayari yun. Mangyayari yun. Bakit? Wala naman sigurong magulang na matinong pag-isip na sasabihin, o anak ha, pag edad mo ng 13, dapat nakapatay ka na. Pag 21 years old ka na, dapat hindi ka pa rin tapos mag-aral. Dapat, ano ka na, criminal ka na. Walang ganun. Matino. Lalo na kasi sa amin natin believers tayo, we have this instruction from the Lord na dapat natin ituro at we have to believe that instruction, yung salita ng Diyos, the gospel, na ito rin yung magliligtas sa kanila at magpapabuti sa kanilang mga buhay. Along the way, as they obey us, their parents, along the way, inoobey nila ang Panginoon, and along the way, they will find success. Doon sila magiging matagumpay. Doon sila mananagumpay. So children, obey your parents in the Lord. First point kanina, if they will obey, we must instruct. We must teach them, but we cannot teach what we don't have. That's why we should be an example in obedience. Obedience must continue sa atin. Tumuloy-tuloy tayo sa ating pagsunod sa Panginoon, sa instructions ng Panginoon. Yung blessing po na sinabi that it may go well with you is originally given to the Israelites. But it continues, the benefit continues to us as the people of God. It extends to us. Bakit? Because it's the same God na pinaglilingkuran nila at pinaglilingkuran natin ngayon. Kung paano pinagpala ng Panginoon si Abraham, Isaac at Jacob hanggang sa panahon ni Moses, ni Joshua, pinag-uusapan natin kagabi. Hanggang sa mga apostol, hanggang sa mga panahon natin ngayon, pinagpapala tayo ng Panginoon. Pagpapakita lamang na ang Panginoon ay tapat. Sa ating pagsunod sa Panginoon, marami tayong dahilan o may isip na dahilan na sumuway. Unang-una, yung kasalanan. Ang sarap sa paningin natin ng kasalanan. Napakasarap.
Kaya nga, yung mga bata, yung anak ko na lang eh, pag may, hindi ako, pag kinokorek ko siya, hindi siya maawat. I have to physically restrain him from doing something that I don't want him to do. Wala pa siyang self-control. Wala pa, hindi pa niya kaya yun. And then that's our problem. Our problem here is yung ating depravity lalabas at lalabas habang tinatry natin mamuhay ng may katwiran at kabanalan. Salamat po. So the instruction of us to obey starts with the instruction of us the instruction of us to obey at mag sumunod sa ating mga magulang ay mag-start naman ng pagtuturo natin sa ating mga anak to obey us. Connected po yun at hindi yan mapaghihiwalay. Kung paano sinabi ko, yung instruction ay tuloy-tuloy, yung gospel tuloy-tuloy, yung salita ng Diyos tuloy-tuloy, dapat ang pagsunod din ay tuloy-tuloy. Merong pagpapamana ng pagsunod sa salita ng Diyos. Pangalawa, nais ko pong makita natin that this instruction, itong mga instruction na binibigay natin sa ating mga anak, ay nagsisimula hindi kung kailan na natin nakikita ang problema. Okay? Hindi magsisimula yon kapag nandyan na sa mukha natin ang anak natin, nagbibisyo na, sasabihin natin sa sarili natin, ewan ko pa sa batang yan. Hindi naman ako addict. Ba't addict yan? Hindi naman ako tamad mag-aral. Ba't naman mag-aral yan? Nakita natin problem sa statement na yan. Inasa natin sa atin. Hindi kasi ako ganun. Okay? That's being passive. It's not enough for us to see kung sino tayo. Kailangan natin makita yung trajectory kung sino ang gusto natin maging ang ating mga anak. So sabi dito sa verse 4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Huwag tayong maging passive, but we have to be active in instilling discipline and instruction sa ating mga anak sa pagsunod sa Panginoon. Ano po ibig sabihin nito? Nung ako'y nag-aaral ng early childhood education, merong isang, alamutan ko sino proponent, na sinabi niya, ang bata daw, ang isip ng bata ay tabula rasa. Tabula rasa. Meaning empty slate or empty, tawag doon, yung empty slate. Walang nakasulat. Na tayo daw ay tuturuan pa lang kung ano yung mga dapat nilang matutunan. So, nung college ako, medyo may issue ako doon. Sabi ko, hindi naman natin tinuruan ng mga bata maging maramot. Hindi natin sila tinuruan maging sutil. Hindi naman natin sila tinuturuan na maging selfish, maging sinungaling. Hindi natin sila kailangang turuan maging masama. So anong paniniwalaan natin? Sabi sa salita ng Diyos, sabi ni David, in iniquity, my mother conceived me. Sa kasalanan, ako ay nabuo. Hindi ibig sabihin nun na anak siya sa labas. Ha? Hindi yun. Hindi illegitimate child si David. Pero sinasabi niya, yung total depravity ng tao, the sin nature is already there. Na ang bata, si Seven, ay hindi ang tabula rasa. He is sinful already. Makasalanan na yan. As cute as they are, sabi nga ni Pastor Dan Delmo, nag-usap kami, kinote, sino ba kinote niya nun? I think may kinote siyang pastor, sabi niya, as cute as they are little devils. Sabi ko, Pastor, nagpa-practice ako, kaya kumuha ako ng dog. Pinagpa-practicean ko si Coffee para matuto ako na maging responsible. Sabi niya, that's good. But dogs are cute. Babies are depraved, sabi niya. May depravity na ang babies. Kaya nga hindi mo na kailangan ituro sa kanya maging salbahe. Gagawin niya eh. Kaya ano sabi sa salita ng Diyos? Train up a child the way they should go. And when they're old, they will not depart from it. Kaya huwag tayo magtaka. Bakit tigas ng ulo nito? Ba't ang kulit nito? Sino nagturo sa'yong ganito? Sino nagturo sa'yong ganyan?
Hindi problema yung sino nagturo. Ang problema, ano ba tinuro mo? Ang problema, nagturo ka ba? Kaya instruction dito, do not provoke your children to anger. What does it mean to provoke them to anger? The Greek word for provoke, o yung word na agitate or to irritate, yung Greek word po doon is parogizete. Hindi ko sure kung tama yung pronunciation ko. Which means frustrating them. Fino-frustrate natin sila. Paano natin sila fino-frustrate? Siguro naranasan nyo na sa magulang nyo yung, baka may nakaranas na dito na high expectations. Diba? Kailangan, first honor ka. Kasi yung ate mo, first honor. Yan. Or yung buti pa yung kuya mo. O buti pa yung kapatid mo. Pag di mo gayahin yung pinsan mo. O yung pinsan mo, bait-bait o, ba't ikaw ganyan ka? That's exasperating our children. Comparison, showing favoritism, and just being cruel to them. Maging cruel tayo sa kanila. The other day, naliligo si Amor at naiwan sa akin si Seven. Nandun kami sa bed. Meron kaming harap. And ano siya, may pinag-aawayan kami ni Seven noon. Hindi siya magandang ginagawa na gusto niya, ayaw niya matulog. Ayaw pa niya matulog. Gusto niya maglaro. Gusto niya magpakargat. Basta basically ayaw niya matulog. Pero antok na siya. Ganun-ganun na siya. Oh. Pero gusto pa niyang, kasi wala yung mama niya. So I think gusto niya na lumabas. So ang ginawa ko sa kanya, kapag iiyak siya, kukuhain ko. Tapos patutulugin ko. Gaganyan ko. Aba, ayaw, bumabangon. Gusto pang magkulit. Ah, ganun ba? O sige. Lapag ko siya sa kama. Iiyak na naman. Kasi antok na siya eh. So, kailangan niya pumili. Matulog o maglaro. Ganun. Eh, hindi niya alam kung paano niya i-manage yun. So, sabi ko, ano, kinakausap ko na parang adult yung anak ko. Hindi pa pwede yan. Hindi pa pwede na masusunod yung gusto mo. Matulog ka na, ginaganong ko siya. So, I was thinking na I'm doing the right thing na kailangan ma-exhaust siya sa kaiiyak para mapagod. Para kapag binuhat ko ulit, tulog na. Siguro mga 6 na beses kami pa ulit-ulit na ganun. Tagal namin ganun, back and forth. So, tawa na ako sa anak ko kasi sabi ko may mali dito eh. May mali talaga eh. So, maya-maya dumating na si Amor. Hindi niya alam yung nangyaring ganun eksena. Pero nakitahan niya na, antok na nga. And nung humiga na kami sa bed, umiyak ulit. Tapos may binanggit si Amor na, baka milk na to. Kailangan niya na ng milk. Tapos may nagawa ko sa anak ko. O nga naman. Hindi ko naisip na bakit na ang kailangan niya. Kailangan niya na ng gatas. Kaya nag-attitude na siya ng gano'n, nagmamaktol na. And I regret that happening. Bakit? Kasi masyado ako nakafocus sa kung anong tingin ko na kailangan niya na hindi ko na alam na hindi pala yun yung kailangan niya. Pinapatulog ko ng gutom. Kasi yun ang gatas eh. So ano yung sabihin dito? I was frustrating my child. Pinufrustrate ko siya by raising him in the bed, tingtayin ko siya umiyak at kukuhain ko siya ulit. So siya, hindi pa siya nakaintindi, pero ako nakakaintindi and I didn't know what to do. And I have to repent sa Panginoon na, Panginoon, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. There are times that we can't figure out kung anong gusto nating ituro sa ating mga anak at anong paggagawa natin sa kanila kasi tayo mismo clueless tayo. We are wise by our own eyes. And we need all the help we can get so we will not provoke or exasperate our children to anger. Huwag tayong magaling-galingan. Aminin natin sa sarili natin that we need God. We need Him. We need His instruction. We need His guidance. We need God's fathering towards us. Tayo yung mga anak at kailangan natin ng pagtuturo din ng ama natin sa langit. And when after niyang uminom ng gatas, sarap ng tulog. Ano na, konsensya talaga ako. Kawawa naman yung anak ko. Pinagagawa ko dito.
Salamat sa misis ko na na-figure out niya agad. So nakita ko doon, mga kapatid, as fathers and as parents, minsan, ang yayabang na natin na parang alam na natin, na-figure out na natin mga anak natin. But we need all the help we can get. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang ating amang nasa langit upang turuan tayo paano maging mabuting mga magulang. Kung wala yung asawa ko, hindi ko may figure out yun. Baka it will take time. Baka gutom na yung anak ko. Kaya nga isang araw, nandun siya sa, anong meron kayo nun? Ladies, women's gathering sa ARBC. Sabi ko, sinumalamot ako, sinong kausap ko. Sabi ko, ang hirap maging single dad. Hirap maging single dad kasi kami lang na Eva nandito, si Hermar nandito, yung family worship kami. Eh, wala namang alam tong dalawa sa pagiging asawa. Di ba? Asawang babae. Di ba? Ang hirap. We can only manage kung anong kaya namin, pero kailangan, it's a team effort. The instruction must come from both parents. Kailangan sa atin magmula yon. And that is not to exasperate our child or to frustrate them, but rather to bring them up in the discipline and instruction in the Lord. Una muna, doon muna tayo sa discipline. What does it mean to discipline your child? Ang dami nating discipline na naiisip. Diba? Para hindi sila maging sutil, kailangan paluhurin sa kumukulong asupre. Sa asin. Sa munggo. Diba? Ang daming parusa. Lalo nung mga matatanda nung araw, napaka-creative. Binabalot sa sako. Diba? Binibitin patiwarik. Kung ano-ano mga paraan. But you know what? May instruction ng Panginoon from the olden times. Spare the rod, spoil the child. Spare the rod, spoil the child. Huwag mong paluin, at ano mangyari? Mabubulok sila. Magiging sutili ang mga yan. Ngayon, our society has been very active in telling the world or telling us, in convincing us na huwag mo dapat pinapalo ang anak mo. Dapat kinakausap lang yan. Dapat hindi yan nakakaranas ng physical pain. Sabihin ko sa inyo, kung hindi mo papaluin yung bata ngayon habang bata sila, iba papalo dyan. Pag matanda niya, babambuhin na ng barangay yan. Hindi sila matututo eh. Ibig pa sabihin nun, we are condoning violence against children? No. We are for discipline. Wala mamamatay sa palo kung tama yung gagawing pagpalo at biblical. Tignan nyo yung backside nyo. Bakit ba merong kwet ang tao? Sa pag-upo lang? Una, senyalis yan na matitigas ang ulo natin. Kinait ng Panginoon na ganito ang ating physique dahil may kalalagyan ka pag matigas ang ulo mo. Walang ibang parte ng katawan ng tao na in-instruct ng Panginoon na doon lang sila papaluin kundi ang puwet. And God made it, for me, He made it extra strong dahil matigas ang ulo ko. Kaya yung mga kapatid ko, iyak na nang iyak ako, ano pa eh. Matibay pa eh. Matigas pala ulo ko kasi. So, huwag tayong matakot in spanking our child, but we must have restraint and control. Hindi natin sila papaluin para lang saktan sila. Pero pinapalo natin sila for discipline that they will be reminded of the wrong things that they have done and associated with pain. Hindi pa kasi nila kaya maintindihan yung instruction lang na verbal. Pero kapag na-associate nila isang bagay sa temporary pain, mare-remind sila. Ah, kapag pala inulit ko yun, papaluin ako. Sino nakaranas mapalo sa pwet? Diba? Diba, mababait tayo eh. Pinalo kasi tayo sa pwet eh. O yung hindi napalo sa pwet, sasabihin ko sa inyo, baka iba naman yung nararanasan, no? Iba yung nararanasan. So, may instruction sa Biblia kung paano ito gagawin. Hindi dapat ginugulpi ang anak. Hindi dapat pinapalo kahit saan lamang iba, kahit sa mukha. Minsan, bakil na ng belt o kung ano-ano. Hindi. Hindi ganun. May tamang paraan. And I can just imagine, kapag dumating na sa panahon na kailangan kong paluin ang aking anak, parang sakit sa dibdib.
Siyempre, anak mo yun eh. Cute na cute eh. Baby mo yan. Tapos papaluin mo. But sabihin ko sa inyo, mga kapatid, laging sinasabi sa akin na magulang ko, bakit ka namin pinalo? Hindi ko masagot nung una. Sabihin ng magulang, dahil mahal ka namin. Ayaw ka namin lumaking matigas ang ulo. Ngayon, nung pinapalo na akong sunod, at tinatanong, bakit ka pinalo? Kasi mahal mo ako. Hindi ko naintindihan eh. Hindi ko naintindihan yun. Mahal mo, ba't mo papaluin? Pwede bakit, isip-isip mo, pwede bakit ang paluin kasi mahal kita? Diba? Ganun ba yun? Hindi, pinaliwanag sa amin ang magulang namin. Yung meaning. Mahal kita, kaya dinidisiplina kita ngayon kasi ayaw kitang mapahamak, ayaw kitang maligaw ng landas. At maalala mo ito, na kapag ka gumawa ka ng mali, papaluin ka. And I remember very distinctly, yung huling beses na pinalo ko ng tatay ko, yung pinakahuli, ang sinabi niya sa akin, I think I was ano na nun, magti-teenage na ako nun, sabi sa akin, napalo pa ako, no, 11, 12. Imagine that. Sabi sa akin, ito na yung huling beses na papaluin kita. Matanda ka na, sabi niya sa akin. Malaki ka na. Alam mo na yung tama't mali. Binata ka na. Sabi sa akin gano'n. And para sa akin, boost yun. Kasi parang, insulto nga naman sa akin. I'm a big boy. Diba? Tanda na ako eh. Gusto ko na maligaw eh. Diba? Binata ka na. Yung mga kabarkada mo, iba na yung trip. Ikaw, pinapalo ka pa. Diba? Sabihin, you must man up. Lumaki ka na. Mag-mature ka na. And from that time, wala na ako naalala na pinalo pa ako ng magulang ko. Pero puro usap. Hindi tumigil yung instruction. Anak, anong plano mo sa buhay mo? We had this very long conversations about my future at sa mga ginagawa ko sa buhay ko. And I praise God and thank God because they have not provoked me to anger but they've brought me up in discipline. Hindi lang puro disiplina. Dito, discipline and instruction of the Lord. Salita ng Diyos. Na masasabi ko, lahat ng nalalaman ko ngayon, ng mga values, lahat ng mga bagay na, pati mga tinuturo ko sa pulpito, lahat yun galing sa tatay ko. Because my dad was a pastor. I've learned a lot from him. Sabi ko nga last week, the reason why I'm a pastor, kasi dahil sa tatay ko, na-influence niya ako. At walang ibang magtuturo nun, kundi matuturo nun. Hindi ko naasahan yung tatay ko, natuturuan pa si Seven. Hindi niya na responsibility and that's my responsibility. Ngayon kung may turo siya maganda sa kay Seven, then bonus na lang yon. But the main instructor sa family ay ang mga ama. Anong gagawin ng mga nanay? Mga nanay, yan yung mga nagpapaliwanag. No? Dati, kapag nagalit yung tatay ko, pinalo kami, si mama yung, opa, tama na yan. Taga ganun. Siya yung taga-restrain. Mas na-imagine ko, para namang may susunod pang palo. E usapan namin, tatlo lang eh. Hanggang tatlo lang, tatlong spank lang sa awatin ni mama. Pero alam nyo, effect sa akin noon, aba, they care. Hindi sila nananakit lang. May restraint. Siyempre ako, bata, magmumukmuk na ako niyan. Dahil pinalo ka eh. Mas magtatanghalian kayo. Tapos, sarap ng ulam. Naranasan nyo na yun? Sarap ng ulam. Tampu-tampuan ka. Mihigbi-higbi ka pang ganun. Basta tanga, nak, main ka na dito. Ayaw mo pang lumapit. Ganun. Ngayon yung nanay yung nagko-console. Siya naman yung nagsasabi, nagpapaliwanag. Tapos pag ayaw mo pa rin, ano, gusto mo, paluin ka pa. Siyempre, tatayo ka na nun. No? So may both parents, hindi lang father, kundi may responsibility rin yung mother. They are the ones na nagbibigay din ng extra care sa kanilang mga anak. Nagpapaliwanag. Hindi yun, oh, kaaway natin ng tatay mo. Hindi ganun. Kundi pinapaliwanag niya na mahal ka ng tatay mo, kaya siya ginagawa yun. Dahil eventually, pag di ka natuto, magiging mapapahama ka. So, parehas to, may responsibility ang magulang. Discipline and instruction. Bakit tayo magkakaroon ng seminar regarding family worship? Because we should learn how to instruct our children. We should learn how to teach them. Matuto sila. Matuto sila. In my conclusion,
These are all gonna be worthless if we are not taught by our Father in heaven. Lahat ito ay magiging baliwala kung hindi tayo tuturuan ng Ama nating nasa langit. So ano dapat ang i-secure natin? Una, kailangan natin ma-secure ng Ama natin ay yung Ama nating nasa langit. Yun ang unang-una. Nang instruction, ang discipline nang gagaling sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Sa paanong paraan? Are you saved? Ikaw ba'y ligtas na? Have you repented of your sin? Is Jesus Christ your Savior? Siya ba ang tagapagligtas mo? Nananampalataya ka ba sa natapos niyang gawa in His finished work? Sa kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo, pagkalibing at muling pagkabuhay? Naniniwala ka ba na nangyari yun sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan mo at para maligtas ka? Dahil baliwala lahat ng ito kung hindi ka ligtas. Ang hirap ituro sa anak mo na manampalataya ka sa Diyos kung ikaw ay hindi nananampalataya sa Diyos. Ang hirap pagturo lang ng mga moralistic ideas sa ating mga anak o sa ating mga asawa kung tayo mismo ay hindi naniniwala at hindi natin sinasabuhay. There is a higher calling for us, brothers, mga ama, na dapat magsimula sa atin, masecure natin ang ating kaligtasan sa Panginoon Jesucristo, not because we just decided to follow Him, but because He gathered us. He took us from the darkness. Imagine, wala ka naman dapat dito ngayon. You have no business here. But God has brought you here to hear His message. Hear His instruction. Marinig mo ang mabuting ebanghelyo na kung wala ka kay Kristo, dalawa lang, walang neutral ground. Either you're a children of Satan, the devil, or you're children of God. At ang sinabi sa unang Juan, sabi doon, ang anak ng Diyos ay nagmamahal at sumusunod sa utos ng Diyos. Ngunit ang hindi anak ng Diyos, ano, ay hindi nagmamahal at ang liwanag ay wala sa kanya at hindi siya sumusunod sa Diyos. Napakasimple. So mga kapatid, ngayong hapong ito, ang nais kong iwanan sa atin, we have a Father in heaven who instructs us for us to be holy, for us to be sanctified. Na kailangan nating maging obedient sa Kanya. Sa Kanya first and foremost, bilang mga anak, obey your parents in the Lord. Obey your Father in heaven in the Lord. For this is not just right, but this is life eternal. Obey natin ang ating Amang nasa langit. Huwag lang dito sa lupa yung level. Kung wala ka mang magulang, wala ka mang ama na nabuhay, nakasama mo, napakawalang kwenta man ang tingin mo sa magulang mo, hindi man siya naging mabuting magulang, pero sasabihin nyo kapatid, hindi ka orphan. Hindi ka mananatiling, ang tawag doon, yung orphan sa Tagalog? Ulila. Meron tayong Amang nasa langit na nagmamahal sa atin, na walang hinangad na masama sa atin. At dapat natin siyang sambahin, mahalin, at sundin sapagkat maganda ang kanyang salita. His words are perfect and His words are life. It is our life. It is our eternal life. Yun ang buhay natin at ang ating buhay na walang hanggan sa kanyang salita. And the instruction is, honor your father. Wala namang mother sa heaven. Honor your father. So that everything will go well with you and you will remain in Him and His words will remain in you and you can ask whatever you wish, it will be done. Tinatawag tayo mga kapatid, hindi lang maging mabuting ama, ngunit maging mabuting anak. At sa mga anak na nandirito, sa mga batang maliliit, alam ko, medyo busy kayo maglaro, baka hindi nyo pa masyado naiintindihan o naunawaan, pero sasabihin ko sa inyo mga anak, mga maliliit na bata. Ngayon pa lang, kilalanin nyo na ang Diyos Ama. Kilalanin nyo na si Kristo Jesus na nagligtas sa sangkatauhan. Kilalanin natin ang ating mga sarili bilang mga makasalanan na karapat dapat lang ibulid sa dagat-dagat ng apoy at parusahan. Ngunit salamat sa Diyos Ama na sinugo niya ang kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus. At kung sino mang manampalataya sa Kanya,
ay hindi mapapahamak. Ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinagpala kayo, mga maliliit na bata, na nandito kayo sa isang iglesia na minamahal kayo. Tinuturuan kayong magmahal sa Diyos. Kaya habang maliliit pa, obey your parents in the Lord. Sundin niyo mga magulang. Sumunod din kayo sa Panginoong Diyos at mabuhay kayo ng mahaba at matagumpay. Fathers, this is a very high calling to us. And I will leave this message to the mothers. Mothers, the equal calling is for you to submit to whatever your husband instructs you. As to the Lord. Baliwala, yung pasusunod rin ng tatay, yung anak, kung yung nanay mismo nakikita lumalaban sa tatay. Amen. Amen. Dapat tayo naman yung magpakita first and foremost ng submission sa ating mga anak. Makita nila, si mama nga sumusunod eh. Ano pa ako? Eh kapag ka nakita ka na ikaw yung una-una kumukontra sa tatay, ay huwag ka makinig dyan sa tatay mong walang kwenta. Yari. Wala na. So dapat tayo, we have humble submission at i-uphold natin ang family natin. I'm really excited for our family worship. Yung seminar, naka-excite siya. Kasi alam ko, hindi lang ito, parang set of instructions na matututunan natin. Pero makita natin, hindi pala tayo nag-iisa sa hamon at sa laban para maligtas ang ating mga pamilya. Kasama natin ang buong iglesia. Kasama natin ang Panginoong Jesus. Kasama natin ang ating Ama. At ang banal na Espiritu. Tayo yung manalang. Aming Ama, marami pong salamat sa hapong ito. Napakaikling mga talata, pero napakadami namin matututunan. Unang-una, dahil hindi kami dapat matapos matuto sa iyong instruction, Panginoon, sa iyong salita. Na bilang mga magulang, makita namin, O Diyos, na ang pagkakatawag mo sa amin ay makapag-produce din ng mga susunod sa aming henerasyon that are Christ-like. May takot sa iyo, O Diyos. Mamuhay na may kabanalan. At bilang mga anak, patuloy kaming sumamo at tumawag sa iyo, Panginoon, sa mga pagkakataon kami nanghihina, sa mga pagkakataon na kami bumabagsak. Meron kaming Ama na nasa langit na hindi kami pababayaan at iiwanan. Patuloy mo kaming turuan, O Diyos, Ama, na maging mabuting tagasunod. Patuloy mo kaming turuan na magpasakop sa iyo at magpasakop sa isa't isa. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya sa aming buhay. Patuloy mo kaming gabayan at patubayan kung aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Tayo po tumayo at basahin po natin ang ating corporate confession. Basahin po natin sa Bisaya. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, nagliligtas at nagpapabanal sa mga hinira. Lumalapit kami sa iyo ng may basag ng puso at nagpapakumbaba. Inaamin namin na kami ay hindi naging mabuting halimbawa. Sapagkat sa aming sariling magulang, kami sa utos ay hindi tumalimin. Ang bunga ng pagsuway ay pagdurusa at pagkawasa. Sa kasalanan at kapalubugan, lalong nabagod sa dusa. Sinasalamin ang aming pagreberte sa aming magulang ang lantarang pagsuway sa iyo, kung kaya ang aming pagkakasala ay direktang paglaban sa soberanya mo. Turuan mo kami magpasakop ng aming maituro sa aming mga anak ang magandang tulong. Tayuan nawa namin ang pagtuturo sa aming mga anak ng iyong utos. Kahabagan mo kami at paalala ang Ebanghelyo. Iligtas ang aming mga anak sa pagiging palago. Salamat sa biyaya at habag na patuloy kaming binabago. Luwalhatiin ang pangalan mo. Awitin po natin yun, huling hymn natin. Sinend ko po sa GC. Hindi yata kasi na-print sa... Kantayin po natin itong Find Us. On the
journey of the narrow road, and those who run before us line the way. Cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a steering testament of God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let's run the race not only for the prize, but as those who run before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness as unto godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams are gone and gone, and our children sit through all we've left behind, may the books that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Panginoon, dalangin namin na patuloy mo kami madatnan at tapat, nagbabahagi ng iyong salita at sumusunod dito, hindi lang sa aming buhay, kundi sa mga susunod na henerasyon, na maging responsable kami, Panginoon, na tayuan ang aming pagiging lalaki at mga babae na hinirang mo at ligtas mo. Now, Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Everybody say amen and amen. God bless you all. Happy Lord's Day and happy birthday to you. Yeah.